mint, luster coin at frosted coin. Ano ba ang pagkakaiba nito? Ayan, so hindi pa natin masyadong naiintindihan ang pagkakaiba ng dalawang ito, ay dapat po natin itong panoorin para sa inyo po ito. Okay guys, kumusta po kayo? Kumusta ang ating mga pangongoleksyon dyan? Bago na magtuloy-tuloy guys, huwag kalilimutang mag-subscribe at pakikalimbang yung kampana natin dyan. Nang sa ganun, ma-update po kayo pag meron tayong mga update at mga content guys. At huwag kalilimutang mag-join sa ating membership. Ang ating topic ngayon, content natin guys. Ano nga ba ang pagkakaiba nitong mga mint cluster coin kaganito ng 2012? Ayan siya, napakagandang mga coins, di ba guys? Meron tayong dalawang example dito, 2012. Ayan, as you can see, kakaiba mga coins na to guys, so, hindi naman ito pangkaraniwan. Kaya tatalakayin natin yan sa ganun. Makilala natin kung ano ba mga coin nito, kagaya din ng itong frosted coin 2014. Ayan siya, frosted coins, frost coins. May pagkakaiba ito, syempre. Ayan, kasi sa kanilang mga katawagan pa lang, magkakaiba na eh. Ganun din yan sa kanilang appearance. At ang iba kasi nalilito. Iniisip ng iba yung mga mint luster na tinatawag na yan. Akala ng iba ay error coin. Ano? Baka kasi iniisip din yung iba, ang luster coin, mint luster coin ay variation. Yan, mint luster also known as cartwheel. Oh guys, ah, ito yung tinatawag nilang cartwheel din effect. Mint bloom and frost. Yan, parang frost nga din siya. On the coins, surface is the sheen or reflective qualities that are produced during the minting process. Yan, when a coin is struck, the metal flows from the center of the coin towards the outer edge. So, ayan po. Napakasimple lang naman ang pagpapaliwanag dito sa mint luster coin na to. So sinasabi dito na halos parang frost din siya eh. Iba may pagkakahawig sila kasi yung naging pagkakahawig po nitong mint luster at mga frost coin ay yung the way they shine, di ba? Umiikot, di ba? Hanggang doon, sabi nga dito, umiikot doon towards the outer edge, hanggang doon sa kanto ng edge. At nagbo-bloom siya na maihahalin tulad natin sa isang frost coin, yung mismong surface ng coins mula sa kanyang obverse at reverse. At ito po yung actual na itsura ng examples natin ng 2012 to guys. Ayan, tignan ninyo yung kanyang definition ay saktong-sakto dito sa ating mga mint luster coin. At hindi lang sa 2012, meron din ako nakita sa may 2017. Kaya i-check nyo ang inyong mga magagandang condition. Kapag ganyan ang appearance ng inyong coin, ang tawag po doon ay mint luster coin. Ayan, at maganda pong i-collect ang mga ito guys. Ba, ibukod nyo lang para hindi kayo malilito, no? Kasi baka nagsasama-sama eh. Okay, ngayon naman punta tayo sa frost coin definition, no? Meron dito, basahin natin, a crystallized metal effect seen in the recessed areas of a die. Thus the raised parts of a coin struck with that die. This is imparted to dice by various techniques such as sandblasting them or pickling them in acid, then polishing the fields, leaving the recessed areas with frost. Ayan, so kung nga ito translate natin yan guys, no, hindi natin kaya, ano, wala rin may English na ito eh, pero yun na nga, intindihan lang natin na may mga technique silang ginawa dito. May tinatawag silang sandblasting or pickling them in acid. So gumamit dito ng chemical, kasi acid chemical yun, no? Then pinalis yung pinaka fields ng barya, syempre. Kaya nag-iwan ito ng recess na tinatawag, leaving the recess areas with frost. So ang resulta naging frost siya, na parang nababad sa freezer.
Ayan, so ibig sabihin, ano nga ba yung pagkakaiba dito? Hindi pa ba natin nasasagot yung tanong kung ano nga ba ang pagkakaiba? No? Ang naging pagkakaiba lang nito, yung paraan ng pagkakagawa dito sa dalawang Mythbuster Error at Proscoin, no? Yung paraan ng pagkakagawa na nagresulta na halos sa pareho yung kanilang appearance, no? Yung halos, pero hindi naman talagang parehong-pareho kasi ang frosted coins, guys, iba yan. Mas maganda. At ang dalawang ito ay parehong variation. Malinaw naman, wala naman din sinabi na error coins, eh, diba? So, parehong variation ang mga coins na ito. At ito yung isang examples ng 2014 na proscoin natin. Ayan. 2014, mayroon din sa 2015, mayroon din sa 2013, pero ito example natin, eh, no? 2014. At yung kanyang reverse, ayan. At parehong kuan ito, ah, tandaan ninyo, parehong bold letters ang ginamit dito. Iba po yung normal letters, eh, no? Ang normal letters from 1995 to 2003. Guys, ayan, no? Ayan yung mga palatandaan dyan. And syempre guys, meaning to say, ang dalawa pong ito, Mythbuster coin, frosted coin, ay mga special na coin. Hindi po ito mga common coin. And so malinaw na sa atin, pag may nakita kayong 2012 na ganyan, Mythbuster at frosted coin, mas marami na nakakaalam sa pros, eh. At itong mga 2012, no, kamakailan lang, no. Ayan, syempre may mga bagong discovery tayong nanalaman. Ayan yung comparison ng dalawang ito, guys. At siyempre kung pag-uusapan naman natin ay value, ayan, mas maraming concern doon sa value, eh, no? Kadalasan, ayan ang value, magkano ba yan, di ba? Meron kasi akong ganyan, ang problema, walang bumibili. Ayan ang mga nagiging komento ng ating mga bagong yung mga natututo pa lang, bagong nagko-collect. Guys, hindi naman po problema kung walang bibili, di ba? Ang pinopromote ko dito sa aking channel, eh, pwede nyo pong gawing libangan at pwede nyo pong i-content dito sa YouTube. At pag once na monetize kayo, dyan na po kayo kita. Wag po tayo masyadong magpo-focus sa pagbebenta. Kasi ang essence ng pagiging collector ay hindi naman po sa pagbebenta talaga. Kaya ang tinawag na collectors, eh, numismatic, pinag-aaralan ng barya, kinokolek, diba, inaari, inaalagaan. Ayan po ang totoong essence ng pagiging collector. At ang totoong collector ay bumibili, hindi lang nakapokus sa pagbebenta. Pero syempre kasama po yung pagbebenta dyan. Hindi naman po mawawala yan kasi baka may magka-interest sa mga coin mong kinulik at gustong bilhin. Pag marami kang stock, ipibenta mo po yan. Kaya ang pagbebenta sa larangan ng pagkukulik ay kusa pong dumarating. Kadalasan ganun po ang nangyayari. Itanim po yan natin sa ating mga isip, no? So pag nagkulik ka, pag-aralan mo muna, padamihin mo muna. Diba? Alam nyo ba, kadalasan yung mga kinukulik ng mga kolektor, eh, na isa saling lahi pa, eh. Tatlong saling lahi, limang saling lahi, bago talagang mapakinabangan ang mga valuable, yung mga hard to find na coins. Diba? Ganun kasi kadalasan yan. Kasi doon na lumalaki ang mga value niya kapag matagal na. Alright guys, ayun na po ang kabuuan nating content. Salamat po, at sinamahan nyo ako hanggang ng dulo. At kung natapos nyo ito, pwedeng na kayo mag-comment, siyempre. God bless you all guys. Out na po muna tayo.